10 seconds remaining. Team pick. Dire team pick. And good morning, ladies and gentlemen. So, ayan, live po tayo ngayon. So, nasa... Magandang umaga po. Magandang umaga. So, nasa, ano tayo, guys? Nasa minors po tayo. And then... Dota Summit 11. Dota minors. Summit 11. Wala po dito si... Nag-TM na? Okay. Ang nangyari po, mga sir, is tapos na po yung major qualifiers. Then, yung mga teams na hindi nakapasok sa major qualifiers is meron silang chance para sa minors. Ito Quincy Crew, Ishi, Sumail, and then si Team Plus. Yan, may kasama na po tayo dito. Good morning, Ishi. Good morning, guys. Tinitin ko kasi ano, tinitinan ko kanina kung online yung Kuya Nick. Tagal mo mag-online nun or hindi na online. Ano nangyari? Sorry na, nakainom lang. Ow. So, itong Quincy Crew ngayon, Ishi, tingnan mo yung pick nila. Maganda yung picks nila agad, ha? First pick, Phoenix. Yeah, and also, I like na pinili na agad nila yung ano, yung hero dito ni Sumail. Kasi alam naman natin eh, na bagong carry pa lang siya, di ba? Yeah. So, hindi ganun kalaki yung hero pool niya. Parang hindi maganda na nila last pick nila yung hero ni Sumail when he has such a limited hero pool. Mm-mm. Pero ngayon ang sagot ng Team Plus is yung Slardar, which is good to face out itong Lifestealer lane to lane. Really annoying hero. Ano din kasi siya eh, kung mapapansin mo sa lineup ng Quincy Crew, hindi ganun kaganda yung kill potential nila kasi wala silang solid na ano. Na stun. I mean, meron silang ice path pero kasi mabilis yung movement speed ni Slardar, and then na slow meron namang stun or like yung bash si Slardar, and he also has the sprint. So, kumbaga, mataas yung survivability ni Slardar sa lane na to. Mm-hmm. Ayan o, hello daw sa iyo, Ishi. Parang lumit ata si Ate Ishi. Okay na kami. Nakapunta na rin ako para ano kami ni Ishi, para hindi ano. Lumit pa ako. Hindi, baka lumaki lang si Shan. Ay. De, malaki yung gaming chair. Malaki yung gaming chair. Naka ano na ba yan? Naka Facebook na ba yan? Wala pa eh. Inaayos na sa ano eh. Sama na punta yung Facebook. Yung mga fine streamer dito at mapupunta yung dalawa. So yung dalawa ito, doon sa... So isa sa kwarto mo? Oh. Ay, sana all. About Eka. So balik po tayo dito sa game, guys. Ayan, share nyo po yung stream, mga sirs. Share nyo lang. The Quincy Crew, yung ano dito na si CNC. Yung mid lane niya against the mid lane of Team Plus na i-pick na ngayon. Ano din yan ah. Ay, si Jenkins. Ayan yung Dota Alchemy. Yun yung pinapakinggan ko eh. Yung mga podcast niya. About sa like mga meta, mga picks, mga ganun. So, Jenkins is probably support? Ata eh. Okay, narasin. Tres daw si Jenkins. Off lane. Posible siya yung magsaslardar ngayon.
Hello, puyat na puyat ako. Ayun. Patrick Nazareno, huwag mong kalimutan magkape para mapuyat ka palalo. Joke lang. Huwag na matulog. Huwag na matulog. Okay na yung walang tulog kaysa walang gising, di ba? At stress nga si Jenkins, stress. Oh, stress siya. 4-3. Ito yung last pick Lina. Tatapatan ng Emberto ni ano, CNC. Tingnan natin. Emberto. Oh, yung Ember eh. Solid din yung mga ano eh, pick dito ng Team Plus. Ng Team Plus. Yeah. Oh, yung sa like yung drafting wise nila. Kumbaga kahit na wala sa kanila yung last pick, they're just picking like flexible heroes. Yung wala naman direct counter, ayun yung tawag nila ng mga heroes that could work really well. And syempre, si Lina, diba, pag may Laguna with an Aghanim Scepter, it still goes through Life Stealer. Maganda rin siya, pang burst when you have Phoenix. Good range din siya, pang basag ng egg. So yeah, good hero in general. Okay, last pick. So, Quincy Crew, they're taking their time. Uh-huh. Di nyo na sinend trade link nyo last time. Sinend namin kay Ali Creamy. Pero hindi ka na gano. Trade link ko ba kailangan? Sana all. Oo. Nag-send kami ng trade link. Sana halls. Oo nga. Shoutout nga pala ni Rusty. Naririnig ko yung boses ni Rusty dyan. Naririnig ba? Nabawasayasan ako ni Lods. Good morning, Lods. Gumaganan-ganan. Chicken joke tayo dyan. Para podcast yung mangyayari ngayon sa cast. Ay, lololololol. So true. Para podcast lang tayo mga sir, ha? Enjoy-enjoy lang tayo, ha? Ember na to. Rusty, Ember na to, Rusty. Bigyan mo ko 20 pag Ember to. Hindi ako naniniwala. 20. Wala ka nagsabi ng 20. Oh! Hindi wala. Hindi ka na sabi ng sige. Hindi ka na sige. Sinabi niya lang, hindi ako naniniwala. Guys. Sinabi niya lang, hindi ako naniniwala. Sinabi niya, sige. Okay. Kung sige siya, binigyan na kita ng 20. Yun na nga yun, sabi ko. Di ako naniniwala. O, sige, 20. Ano ba yun? O, guys. Kumain ka na nandiyan. Na. Nako. May record sa stream. Press 1 po mga kaibigan. Kung naniniwala kayong dapat akong bigyan ng 20 doon. Watching from UK. Sabi ni Julian Miguel Gozum. Uy, ingat sa'yo dyan pare. Uy, may pumasok. Wala. May lumabas. Bogi. Ano yan? Ano yan? Wala. Nangyari. Kasi alas stress ng umaga dito. Tapos bumubukas-bukas yung mga... Bumubukas-bukas yung pinto dito eh. Minumulto na kami dito guys. Parang... Di ba sabi ano? Nung nag-stream daw si Sir Mike, may bata daw na duman. Sa true ba yun? I don't know. Siguro. Fakenews.com. Ayan, balik po tayo dito sa... Actually, ako yung tinanong niya noon. Kasi nag-aayos ako dito noon. Gising pa ako. Tapos? Totoo namang may narinig akong nag-ano dito sa ano. Sabi ko, hindi ko nakita may dumaan. Pero may narinig nga ako naglakad. Pero, nung sinilip niya kasi, nandun din si Arts. So, possibly na parang galing lang si Arts sa labas. Na fake news na naman tayo ah. Oo, fakenews.com na naman tayo. Pero ito ang big fake natin mga kaibigan. Ito yung game number 1 sa best of 2 series natin. Dota Summit na qualifiers. Best of 3 na ito eh. Kasi nasa ano na siya eh. Best of 3 na ito, diba? Best of 3 na ito. So, best of 3 series and then isa lang atang kukunin para sa Dota Summit qualifiers. So true. Ang ano, so, kailangan talaga nila na ano. Manalo to. Na, panalunin. Mm-hmm. CIS kasi yung tatlong teams na to, para I mean, expected natin yung Quincy Crew, di ba? Pero kasi makakakilala din yung mga players na yun sa NA. Parang sa Pilipinas lang, di ba? Yung kahit nasabihin natin na may mga all-star, like Geek Fam. Pero yung mga Android na team, kaya-kaya nilang talunin, di ba? Yung Geek Fam. Parang mga ganong klase. Parang ganito rin yung tema dito sa NA. Parang itong stock na to, like mga... individual, malalakas din yan. Oo. Alam din nila yung galawan yan, nila UR, nila MSS. And so, sa ano nga lang, sa team fight, sa flow na nga lang ng game, nagkakatalo yung actually, game na to. They are quite even when it comes to the Immortal rankings. And merong ano dito, si Thorfinn, rank 12. And then sa ano lang, dalawang rank 1. sa side of Quincy Gaming. So, eto po ha, si Dakota yung ating cameraman dito, Ishi. So, for Quincy Gaming, si Sumail on the Life Stealer, si Quinn on the Queen of Pain, MSS, so, si Phoenix, si Awar, Legion Commander, and SVG sa Jakiro.
Alright, sa side naman guys ng Team Plus, you have God Z on Lina, Yamsun on Gyrocopter, Sonic on Keeper of the Light, si Jenkins on Slaughter, and Sammy Boy playing the Tiny. Nice. Tiny Airlines pala ito. Maganda yung Tiny dito na pumitas. Pero ang kunat eh. Ang kunat ang gilis ng Saka wala, yun nga yung problema nila eh. Kailangan nila ng medyo mas solid na combination. Pero yung ano, yung kapag nagkaroon ng high level, yung toss into Slytherin Crush, di ba? Magandang combination din yan. So guys, ayan o. Nako, mga... minsan kasi ano eh, ayan o, may nagsabi dito to, wag daw ganon-ish. Kasi 3 a.m. daw dito, nag-iisa na ako sa bahay. Minsan nga, pag nag-iisa ka, dun sila nagpaparamdam. Nananakot ka. Anong oras ba dyan? Alas 12 ng tanghali dyan, di ba? Alas 12 ng tanghali dito. Diyos ko, Lord, tirik na tirik yung araw. What's up, Jesuino? Yan yun. Jesuino Legaspi. Ayan, share nyo po guys yung ating stream, guys. Magandang umaga po sa kanya. Alas 3 ng umaga. So, dito yung, kita nyo yung tropa ko dito sa gilid, kumakain lang. Gano'n naman dapat. Habang nanonood kayo ng Dota, yan, chill lang po kayo. Ang sarap naman yan. Okay na ako, pwede na ako. Nag-e-echo ulit sa akin yung nag-e-echo? In-game sounds nyo sa dyan. Ah? Talaga? So, okay lang naman. Okay lang ba? Pero medyo mahirap ka lang marinig minsan. Nag-e-echo yung boses ko. Yung in-game sounds. So, ako nagdodoble. Di ba naririnig ko na? Kunwari, yung stun ni Lina sa akin. Naririnig ko pa yung stun ni Lina sa'yo. Sa mic mo. Okay na, Trebo, na ano mo na? Nag-echo daw ko issue eh. Oo. Sabi ni Rebo, sige lang, pasanayan na lang daw yun si issue. Yun sabi ni Rebo dito. Yari tayo dyan. okay lang. Kaya naman. May pumasok na naman. Yan ba yung bata? Naglalakad dito. Okay na yan. So far, itong Queen of Pain against Tiny. So, okay lang sa Tiny kasi malakas naman yung base damage niya. Makakalasit-lasit siya dito. Pero sa top lane, Gyrocopter at saka itong Keeper of the Light. Masyado silang squishy. So, katapat nila dito LC at saka Phoenix. Wala pa tayo. Magpa-farm at mag-farm po to sila. No? Yeah, may naki potential eh. Lalo na yung Gyro, Keeper of the Light. Mm-hmm. Keeper of the Light. Ang nakukuha ng Keeper of the Light ngayon is mostly itong Blinding Light. But then, yun, kumuha na siyang Illuminate dito. Ako, pag ako nag-Keeper of the Light, gustong-gusto ko talaga yung Illuminate. Kahit ako din eh, yun gusto ko. Oo. I mean, Blinding Light, yes. Pero parang boring sa totoo lang. Naboboringan ako. Pero gamit na gamit naman siya eh. Sa late game. Uy, yun ako. Pero may Icarus dive pa to eh. Mamatay dito sa top lane. Yan. Uy? Wala pa. Masyadong man dito. Magpa-farm pa sila guys. Magpa-farm pa sila. So, etong si... First time ko din makita itong ano ha. Etong plus. Si Gods. Gods ito. Sa amin ko. Hindi yan yung ano, yung caster. Okay nga eh. Parang nag... Gods. Okay. Pero si Sonic dito guys, nakatago. Mukhang siya ata mapo-first blood dito ah. Ayun pa. May dive out. Okay. Kasi di ba ano, Phoenix Lords ka rin. Ano, siya. Hindi mo nini-spam si Phoenix sa PUBG mo. Hindi ko na kailangan siyang ano eh. Hindi ko na siya kailangang i-practice pa eh. Wait nga lang, re-reconnect ako na napuputol ka talaga. Ay, sorry. Okay na ba? Di ba Phoenix yung nagdala sa'yo sa Immortal Rank? Oo. Oh, Phoenix yung nagdala sa akin sa Immortal Rank. Immortal Rank. I mean, di naman masyado nagagamit yung Phoenix kasi nga yung meta eh. Pero pwede ko siya gamitin. Yung Phoenix sa totoo lang. Depende na lang kasi pwede ko siyang anuhin. Pero maganda talaga ngayon yung Earthshaker eh, kaya hindi ko nadadala ng ano eh. Hindi ko siya na-spam eh. Mas i-prefer ko pang spam yung Earthshaker kasi pag naka-aga ng chapter ka na, parang ang laki na ng chance mong manalo eh. Sa ano. Ayan. Salita ka lang issue ha pag bumalik ka na. And check on ba? Okay na ba?
Okay na. Hopefully okay na. Uwi ka na daw, Ishi, sa ano, sa Civil War. Saan? Uwi ka na daw agad dito kasi magpa-finals na daw kayo. Baka naman talaga. Naku guys, eto yung first blood sana sa bottom lane. Pero si Samuel magpa-farm at magpa-farm muna. Ang LC ha, ganda ng farm ng LC sa top lane compared to this Life Stealer. So, mas naging maganda. Wala naman kasing magagawa. Yung mas strong laner talaga yan. Pero delikado si SVG. Sakit ng Slardar with this Lina. And SVG will be the first blood dito sa bottom lane. Hey God, yeah. Oh my so lord. True. Nice. Si SVG ngayon ang the new Pilai Dai. Meron din kami ganyan sa si Dubu. Sa si Dubu ba? Ay, nako. Nagugulan tanga. Sa si ba meron din ganyan. Pero si Dubu yung ano, 'di ba? Yung ano, 'di ba? Sa si yung nag-MVP sa ESL. Ah, yung nagana sa Mineski yung nagpalit kay Bimbo. Si Pebby. Si Pebby pala 'yon, si Pebby. Nakaya pala ako pala nakalimutan. Si Pebby, oh, tama. Si Pebby pala 'yon. Si Pebby. Lakas ni Pebby, no? Si Dagi mga malakas yung mag-stream yun. Yup, trip yung stream na. Oo, oh, gustong-gusto ko tingnan yung reaction niya eh. Kasi priceless yung mga reaction ni Febby. Pero eto, priceless din si Sumel sa bottom lane. Mukhang grabe na talaga yung pressure dito ni idol mo, ni Jenkins. Ni Alchemy. Pero wala eh, medyo passive pa talaga yung laning phase natin dito. Maybe kapag nag-ano, siguro mangyayari dyan. Kapag nagkaka-duel na itong si Legion, mag-rotate si Queen of Pain. Kasi maganda rin yung burst nila eh. So, kumakakuha sila ng ganang duel. Win! Sabag pa si Sumail! Sumail using out the range. Ito, mama. Then, meron tayong Ice Path. They need to micro out Queen of Pain to the rescue. Oh! Si Gods, mamamatay po dito. And, makakalis pa si Jenkins. Ayan, shoutout po kay Kuya Nick na nagbe-breakfast po dyan. Nanonood daw siya. Shoutout nga pala, ang ganda ng bagong chair ni Kuya Nico. Bloom Blue, Sana Halls. At saka nagpapasalamat ako kay Kuya Nico in advance sa gaming chair. joke lang. Ayan, good morning guys. Huwag nyo kalimutan kumain guys. And then, Si Pao, kinumusta mo na si Pao. Sino? Si Pao. Pao. Si Pao, tangan mo muna. Si Pao, Kuya Nico, kamusta na si Pao? Sabi niya kasi dito. Pero sa bottom lane, kinakamusta na naman natin si Sumail. Jenkins, makaka-bash out pa. So, makaka-survive pa. Pero itong Jakiro, ha, pinasok na ng Lina. Magbiminis yung stun. Yung Lina dito, tataman ng tower. And 1-for-1 trade-off. Pwede pa mag-ano dito si Sumail, ha? Double kill, ha? Wala pa. Hindi niya kayang habulin. Oh, he should be okay. Okay. Yan, pero sa baba, ha, daming dive na ginagawa. At sa yung sa gitna, namatay yung ano, Tiny. So, rotation ng Phoenix sa gitna, and then nabigyan na dyan si CNC ng magandang start. Hindi pa ginamit yung ultimate niya ano doon ni si CNC. So pwede pa sila mag-rotate, may duel na ngayon si ano. Si Yawar. Ano daw ang rank ni Jenkins? 134. Not bad. Basta sa top 100 ka na, okay na yan eh. Malakas na yan, di ba? Ako nasa top ano ako eh. Basta 3 digit eh, minsan masaya ka na. Ako nasa top ano ako eh, nasa top 1 million. Ang layo natin, no? Guys, no? Ako din eh, 1 million din ako. Nagto 2 million pa nga minsan. Si Rusty nasa top 150. Uy, 150? Sila makihiya tayo na, 150. Eto na po yung net worth natin, guys, ha. So far, kahit naharas ng sakto itong si Sumail, ganda pa rin ng farm ng tatlong war heroes. Pero duel. War Yawar. Pasok sa duel damage agad. First duel. Nice one. Kuha agad yung mga. Siguro gusto. Ano, kaya nanguha ng natip ng illuminate si Keeper of the Light. Kasi napansin niya na talagang hindi sila mananalo sa laning phase. So ito nag-jungle na lang si Gyro. At least meron siyang level sa illuminate niya. Siya na lang magpa-farm doon sa top lane para hindi agad mapush yung tier 1 tower. Kita niyo naman mga sir, ah. Ayan na, sa gitna guys. May double damage Queen of Pain. Toss, avalanche, ang ganda. Right click dyan. So kulang pa yung right click talaga. Kailangan ng lagunan siguro ni Lina. Oo. Level ano pa yung Lina eh. Level 4 pa lang siya that time. So, kakalis pa dito si CNC. Ang beses siya namatay sa baba kanina. Ang dami nilang dive. Tapos ang ganda rin ng TP ni CNC. So, napunish nila yung aggressiveness nung ano.
nung Team Plus. Etong Team Plus, kita mo 'di ba, Quincy Crew, first pick nila Phoenix. And mm-hmm. then yung first pick na Phoenix, dinisregard nila eh. To the point na wala silang taga-right click diyan sa Supernova ng Phoenix mamaya. Oo, sobrang nakakainis yan. Pero may ano din naman daw sila eh, may itlog sila. So mamili na lang kung sinong itlog yung oo. Yung babasagin. Basagan sila ng itlog mamaya. Mag-ano na lang sila, magka-counter-counter na lang sila. So, ayan na, 10-minute mark. May Laguna na online and yung mga ultimate sila. So, wala pa nakukuha ang tower except for the mid lane. Nakuha na doon ng ano, ng Queen of Pain. So, magro-rotate na ngayon si CNC. Si Dubo daw yung kasama ni DJ sa interview na sobrang... Si Dubo? Okay. Si Dubo. Laguna! Ah, Dubo. Si Dubo. Si Dubo nga yun. Ginamang adubo palagi. Kaya kaya Dubo yung pangalan niya kasi ginagawang adubo. Okay. Duel na naman pero nandiyan yung Will-O-Wisp. Then si Yamsun. Patay po. My God. Natapos yung duration. Wala. Natapos na. Ano naman lang. Hindi man lang nakaalis yung ano, no? Gear copter. So unfortunate. Dito pa yung pinupain Sonic Wave. Oh! Hindi niya na si Sonic Wave! Oh! Ay! Lina, mamamatay po sa baba. Immediately regret decision? Ay, immediately... Pero patay sa baba. Si ano? Si Lina. I immediately regret my decision. mm-hmm. Yan yung ano eh, yan yung nai-spam ko na ano lang eh, na na chat wheel eh. So true. Oh, nami-miss ko yung mga chat wheel, no? Sana hindi na nila yung ano, tiyan ng battle pass, ano? Favorite yun ni Chibuchi. Pang-pang. Chibuchi! Sumbra ng Bochi eh, ito naman. Chibuchi! Kumain ka na ba dyan, AJ? Oo nga, tangalian dyan ah. Hindi pa eh, nag-ano lang ako, tinapay. Ah. Sana all. Sabi niya Rebo yun ah. Winnick, nagpaparinig mga bata mo. Ayan, about Kuya Nick. Ayan, may nag-share dito si Nico Supsup. Thank you po sa pag-share. Sup-sup yan. It means like, sup, what's up, ganon. Sup-sup. Akala ko soup-soup. Alam mo yung soup-soup? It's a Bisaya term for us also. Ha? Soup-soup. Four. Four? Soup-soup, ano? Inihigop. Sa ito, hindi, naputol kasi hindi ko narinig. Soup-soup din Tagalog. Ano-ano-ano, ulitin mo nga, Rusty. Sinusut-sup. Ulitin mo nga, Rusty. Sinusut-sup. Isusarot na lang natin yung mga nag-share dito. Sususo, di ba? Cyrus, thank you sa pag-share ng stream. Then anyway, dito sa bottom line, kailangan umiwas dyan ni War. So, nakaiwas mo siya sa light striker yun. Siyan, mayroon ko masinusun. Oo naman. Lalong-lalo na pag ano. Lalong-lalo na pag sarap. Naisip ko tuloy yung bulalo. James Alindog, thank you sa pag-share ng stream. Nani daw, nani. Nani? Dinapanis ka tuloy. Oh my gosh, Shintaro. Oy! Oh, Legion Commander may sustain ulit sa backlines. At nagamit pa yung Supernova. Ang ganda ng Supernova, oh. Pero Illuminate, oh. Counter by counter sila, no? Depende na lang. Parang ano sila, yin-yang. No? Yung Illuminate tsaka yung Supernova. Si Jenkins, by the way, hindi lang makakalis dito sa baba. So, ayun, kuha na. At least dito nakuha yung dual win. Nakakainis siguro mag-train at doon ano, doon sa Illuminate ni Keeper of the Light. Oo. Wala ko. Tsaka nabasag lahat ng puno. Masarap kaya ang tahong. Seafood kaya. Ay. Iba yun sa iyo, Rusty eh. Hindi. Mahilig ka ba sa seafood, Shanti? Yes, kahit ano ako, kahit allergic ko ako. I will eat seafoods. Ano, Rusty? Kung ako si Mo kanina, sinapak na kita. Sinapak na sana kita, Rusty. Buti na lang, nilalagnat si Mo pala, no? Grabe. Ako na siguro yung sunod nalalagnatin. Sibuha ka ng shit? Oo, sibuha ka ng shit, nilalagnat siya. Ay, kawawa. Habang umubo nga siya, eh. Baka na shit. Baka na shit. Baka na shit. Yagi, tiyan mo si ano, si A. Kagaling yan. Hindi, nando. Si A. Kahapon nandito, binibiro ko. Oo. Kailangan ng vitamin A. Kailangan nga ng vitamin A. Ayun, ikakomment ko sa niya, mamaya. Pero wait lang, etong Lina sa baba, guys. Napitas na naman.
So, tingin mo yung Yoshi, anong gagawin ng... ano dapat gawin ng Dota Plus dito para makabawi? Kasi, leaning phase, maganda sana yung ano nila eh. Maganda sana yung naging run nila. Pero ngayon, kinakaya na sila ngayon. Ng, kailangan nila mag-subscribe. Kailangan yung mag-subscribe. Okay, guys? Sabi mo kasi Dota Plus eh. Dota Plus, tama pala, no? Team Plus. Team Plus. Team Plus pala, sorry. Kaya pala napatawa kayong lahat. Pero, tawag dito. Wait lang. Oh, bounty? Bounty. Oh, tumigas! Pero yung Slartar dito, makakaalis pa nga. Okay, dahil nga sa Illuminate. Asa ano sa blind sa Will-O-Wisp. May illuminate, may blinding light, pero Slardar hindi pa rin makakalis. Kasi kung papansin mo, ang ganda naman ng yung bitaw nila ng skills, hindi lang nagtutugma sa timing. Uh-huh. Like wala hindi wala tayong nakikita magandang bitaw ng Laguna, walang magandang bitaw ng homing missile coming from gyrocopter, tapos yung Tiny din. Ayo. Yeah, yung kulang parang hindi sila nagsisynergize on what they wanna do sa game. Parang laging delikado si Yamsun. Uy, Yamsun. Ay, patay agad dito si Yamsun. Uh-huh. I think Quincy, sobrang bilis lang talaga nilang gumalaw dito. Kaya nahihirapan silang sumabay. Wala sila mga follow-up eh. I think this Slardar at saka Lina needs to connect. Tapos yung Tiny. Nailagay pa yung Tiny. May Blink Dagger na ba yung Tiny? May Blink Dagger na siya. Guys. Kulang pa din eh. Kulang talaga. Hindi sila nakakasungkot. Kailangan talaga like Avalanche Toss, Stun, tas ano yun, Amplify Laguna, mga ganong kombinasyon. Laging ano eh, parang pilit. Laging ang awkward ng mga pasok nila. Oh. Ayan, Avalanche about Toss, pasok, Stun. Pumasok dito yung Avalanche Toss, kapag pero nagamit pa dito Supernova. Supernova, mabibiyak yung Itlog. At may duel. So, Slaughter ni Lockdown lang para hindi makaalis. Hindi man pasok sa duel, pero at least naka-double kill si Yawar. Okay. Lain, nakapag-itlog pa. Hindi nakapag-itlog yun. Mas napaganda siguro yung ano, uh-huh, yung tema ng teamfight kanina. And nga, like yung chain stun nila, hindi nagtutugma. Maybe, they should have just avalanche and then toss kay Slardar into stun, tapos para follow-up ni Lina. Kasi kita mo, nung in-avalanche toss niya pa, baka masaya nakapag-itlog na nung pagbaba eh. Kita mo kasi sa main dito, he's using at the rage teleport sa mukha kasi Slardar, mag-ano pa eh, magre-respond pa eh. So, kuha na si Mel yung secondary tower doon sa top lane. Then, for Quincy crew, yan, naman na po sila dito ng 8,000 gold, 17 minutes in. Aha. Uh-huh. I'm thinking kung if naging mas maganda yung decision nila to put Tiny on the mid lane. Kasi, tinan mo, hindi natin siya ganun. Karamdam, hindi ko nakita yung ano niya eh, yung matchup niya sa gitna kanina. Mm-hmm. But, how he did, pero mukhang yun nga, ang tagal din ng Blink Dagger niya, so probably didn't go well. Mm-hmm. At saka, tingin ko kaya sila hindi nakaka-pick off-ish, kasi yung Tiny dito, it's a level 1 toss. Tingnan mo, inuna niya dito yung 3 na throw. Oh, parang farming din eh, no? Oh, so, it makes sense na, ano na, uy, hindi sila nakakapatay ah. Ito pala, nakita ko na. So, subalit. Hirap nito. Oh, sa baba, guys. Pinapressure na ng Quincy crew. Ayan na, duel! Popping out this blade mail. Mapapasok pa sa damage. Nice, ang ganda ng burst doon ng Sunray. Yung itlog nila lagi defensive. Oh. Ayan na, toss. Pero makunat dito si ano, Yawar ha, makakalis pa. Teleport yung Lina, kakabayback lang sa laban. Babalik po sila guys, ayaw nilang ibigay yung nasa bottom lane. 3 versus 5, Quincy crew, they need to back out. Jakiro, ayan yung kanilang naging ally. Uy, bumalik! What? Nangyari dito? Ayun. Ayun. Sonic Wave. Gusto nilang bumalik. Pero si Sammy Boy, makakalis pa. Surviving out. At yun ang makakapatay sa kanya. Itong Queen of Pain. Punish ka nila, Stan. Oy, sayang. Nakaalis pa yung Queen of Pain. Puporma pa sila. And they're giving space for Sumail. Nagpa-farm lang. Ang lambot, oh. Grabe si CNC. May Veil of Discord pa yan. Tingnan na ng Blinding Light. Makakasurvive ba? Oy! Oh! Wait! Wait! Saan ang kabayo? Hinahanap yung unit. Oh, sorry. Oh, sec! Oh, scream! Ay, hindi! Hello? Oh, he survived! Oy, he survived. To live another day. And, ayun. Nakuha lang yung bottom tower. Okay pala yun, no? Don't move a muscle. Huwag kang huminga. Gaganda na yung unicorn doon. Hmm.
Buti hindi siya. Meron pa lang mini taguan doon. Oo. Alam na natin tatago tayo. Dun. Yes. Yamsun, kita na si Sumail. And etong life stealer Regency is available na para sa life stealer. Oh, kunat na ni Sumail dito, Radiance ano na, Midas. Uh-huh. Paano ko na kanila anuhin to? I mean, hindi eh. Mahirap pa din eh. Mahirap yung burst damage to. Ayan na guys. Ayan. Avatos. Ganda ng ice path. Ito ng Macro Fire sa tatlo. Phoenix Babylon. And the Wombo combo. Supernova. Oh my god. Mamamatay lang dun yung Phoenix guys. Pero tatlo ang kapalit ng kanyang buhay. Yamsun. The fourth one to fall. Double kill para kay Sumail. And yung Slardar. So, ice path. Ice path mo. Ay hindi. So, may open wounds lang Sumail. Stand pa si Sumail. Medyo delay lang yung press the attack. So gigil na gigil sila. Isa ko muna ng objective. Walang impact yung Lina nila sa kayong Tiny. Hindi natin ganun ramdam. Ayan. Yung position for Lina na to, hindi na abuse yung ano niya, yung Laguna Blade niya, which you should be. Parang layo na hindi mo ginagamit yung Finger of Death, di ba? Like, para saan pa, na pinili mo yung hero na to, you get a low cooldown hero, and then you're not even using it. 70 seconds! Sobrang baba niya for an ultimate, tapos hindi mo ina-abuse, kumbaga. Malalim tong teleport dito, ha, sa bottom lane, ha. Yan si Jenkins, may supernova, sonic wave. Hindi na kailangan ng sonic wave. Patay na siya dito sa Queen of Pain at saka Phoenix. Sakit naman nun. So, ngayon, magpo-push lang. Parang pub game lang yun ang nangyayari, guys. Parang pub game lang yun ang nangyayari dito para sa Secret. I hate to say it, pero ganun sila kalamang eh. Yeah. Nag-ano sila, yung execution nila with their lineup, I think hindi nagtugma ng sobra. Yung team, kung mapansin mo, yung teammate ng Team Plus malakas din eh. Pero si Tiny, Sammy Boy Delgado. Sammy Boy, where are you going, boy? Run, boy! Sabi pa dyan. Kakalis pa siya dito, kukunin naman dito ng Quincy Crew yung second tier tower. Yawar, duel. Ganda ng stun ng Lina. And second tier tower na lang, isa na lang po natitira dito sa baba. Ay, yung net worth issue, tingnan mo. Sobrang layo ng net worth. So Mail almost doubling out the net worth against Tiny and Gyrocopter. Layo na eh. Saka ang unang aga nag-jungle ni Gyrocopter, tapos yung Tiny din nag-jungle. Tapos yung Slardar kasi kaya mo siya pinipili kasi gusto mo siya mag-dominate sa lane eh. Kung hindi siya mag-dominate sa lane, ala naman din farming potential. Uy, nakita yung smoke. Naman ng Icarus die. Papasok pa sila ngayon. Engagement para sa kanila. May cooldown ng Gyrocopter. And then patay agad yung tatlo. 4 is a disaster. Disaster nga. And GG will be cold. Ang bilis ng aring laban. 22 minutes in. Quincy Crew. Solid na solid. What can you say issue sa game na yan? Ay. Hello. Go lang. Kasi minsan kasi talaga napuputol, okay, nagkakat. So, hindi ko alam kung naputol lang yung sinabi mo or nag-stop ka na magsalita. What can you say about the game issue? Yun yung sinabi ko. Ayun. Okay. Like what I said, I don't think they had a bad draft. I think yung execution ng Team Plus, hindi lang siya naging ganun kapulido. I feel like they could have executed yung lineup nila much better. I think top lane shouldn't have lost that bad. I mean, siguro, lalamang na onti dun yung Legion Commander saka Phoenix, pero they shouldn't get wrecked that hard kasi Gyrocopter pa rin naman yan eh. And then, sa mid lane, ayun, I didn't expect that Tiny would go mid. Sa bottom, yun nga, yung Slardar Lina nila, hindi, doon nung nagbigay sila ng pressure, instead, nagiging, ano pa eh, nagiging disastrous pa yung pressure na ginagawa nila. Kasi instead, sila'y namamatay. So, Team Plus, execution-wise, just did not work out doon sa game na yun. So, that's it guys. Queen's Crew, mananala sa game number 1. Tingnan natin kung makakabawi ba yung Team Plus or Dota Plus, sabi ko nina. Team Plus, makakabawi ba sila sa second game? Kaya wag ho kayong alis dyan. Good morning everyone. Magbabalik.